Magandang araw o gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng padalang kwento. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang magpasalamat sa mga nag-renew ng kanilang membership. Kung bago ka lang rin dito ay maaaring mag-subscribe ka muna. Magsimula na tayo sa kwento. Humahangos na akong tumatakbo isang gabing sobrang lakas din ng ulan. Ito ay pagkatapos kong mabalitaan sa kapatid kong lalaki na bigla na lang raw nanganak ang aking asawa, na ng mga panahong ito ay pinagbubuntis ang panganay ko na sanang anak noon. Kung bakit wala ako sa bahay ng gabing ito ay dahil inabot ako ng gabi sa kakahintay ng bayad sa mga produkto namin sa bukid. Pinapakyaw kasi yun ng tendera sa palengke sa bayan. At sobrang natagalan itong makabalik doon sa lugar na pinaghihintayan ko sa kanya ng bayad tuwing may produkto akong binibili niya. Hindi naman ako makauwi agad kasi kailangan namin ng pera. Kaya matyaga akong naghintay. Ang kapatid kong lalaki ay tinakbo din ng mahabang pilapil at medyo masukal na daan mula sa bahay upang marating ang kinaroroonan ko. Wala naman kasing masasakyan at ang maglakad o tumakbo lang ang pagpipilian. Dala-dala ang dibaterya naming flashlight ay tinakbo yun ng kapatid ko. Pagkatapos kong marinig ang ibinalita ng kapatid ko, agad ko nang kinuha ang flashlight at tumakbo pabalik sa bahay. Siya na lamang ang iniwan ko upang maghintay sa bayad doon sa kakontrata kong tindera. Napakaraming tumatakbo noon sa utak ko habang tumatakbo ako pa uwi. Nag-aalala ako sa mag-ina ko. Dahil kahit may kumadrona naman na malapit lang sa bahay namin, hindi pa kabuwanan ng asawa ko. Opo, magwawalong buwan pa lang ang tiyan ng asawa ko. Kaya nung sinabi sa akin ng kapatid ko ang nangyari, labis akong nag-alala. Halos magkandadulas-dulas na ako sa may pilapil nung tinatawid ko ang malawak na palayan. Palayan na madadaanan pa uwi ng bahay, lalo at medyo makitid lang ang pilapil. May mga sandaling tumigil ako para habulin ang aking hininga, pero agad din akong tatakbo ulit. Dumating ako sa bahay namin na nasa may labas na ng pinto ang tatay ko. Nakayuko lang ito. At agad kong napansin na pinapahid nito ang mata niya na parang umiiyak. Sandali akong tumigil sa kinatatayuan ko habang basang-basa na ako ng ulan. Nang sandaling yun ay naghalo-halo na ang kaba at pagod sa katawan ko. Sa nanginginig kong boses ay agad akong nagtanong, "Tay, ano pong nangyari? Kamusta po ang mag-ina ko? Ayos lang po ba sila?" Tanong ko sa kanya sabay lapit at pinatay ko na ang hawak kong flashlight. Napailing lang si tatay at ayaw nitong harapin ako o kahit sagutin man lang. Nung lumapit ako sa kanya ay niyakap niya ako agad. Alam na alam ni tatay kung gaano ko kagustong mag-anak. Kung gaano ako nananabik na maging isang ama. At ganun din siya na maging lolo sa apo niya. Doon pa lang ay alam ko na may nawala sa akin ang gabing ito. Tinapik-tapik ako ni tatay sa balikat ko. Pagpasok na pagpasok ko sa bahay ay narinig ko na agad ang hikbi ng asawa ko. Iyak ito ng iyak. At sa tabi niya ay ang kumadrona at ang kawawa naming sanggol na wala ng buhay. Nakabalot yun ng puting lampin. At ang eksenang ito ay parang naging isang bangungot sa harapan ko. Naupo ako sa gilid ng higaan. Hawak-hawak ang kamay ng asawa ko. Tanging tunog ng pagtangis namin ang naririnig ng gabing iyon. Pinangarap ko noon na maging isang guro
o maging isang sikat na writer, pero heto at ang sinusulat ko ay ang personal kong karanasan ng kababalaghan. Siguro ay napapatanong kayo kung paano humantong sa ganitong eksena. Ganito nagsimula ang kababalaghan na naranasan namin. Mga 3 buwan bago ang gabing ito. Katatapos lang noon ng isang bagyo sa lugar namin sa Eastern Visayas. Nawasak ang bubong namin noon. Kaya naging abala ako sa pagkukumpuni ng bubong. May dumating na tulong sa baryo namin. Mga taong nagmagandang loob. 2 truck yung dumating. Dahil abala nga ako ay ang asawa ko na lang ang pumila. Medyo malaki na noon ang tiyan ng asawa ko pero mabilis lang naman ang pila kaya ayos lang. Pag-uwi ng asawa ko ay nakakapagtakang bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Sobrang sakit na namimilipit na siya. Wala naman kaming maiisip na nakain ito na posibleng magdulot ng pananakit ng kanyang tiyan. Tinanong ko siya kung mga sino ba ang kanyang nakasalamuha. Naniniwala kasi talaga ako sa usog. Doon nabanggit sa akin ang asawa ko na habang nakapila daw siya doon sa may namimigay ng tulong, may matandang babae raw na biglang kumalabit sa kanya. Nagtanong lang raw ito kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis niya at kung meron daw ba siyang tubig na maiinom. Sinagot naman daw ito ng asawa ko. Simula daw noon ay nagkwentuhan sila. Mukha naman daw itong mabait pero malikot nga lang ang mata ng matanda. Yung tipong parang hindi makatingin ng diretso sa kanyang kausap. Hindi man lang nagtanong ang asawa ko kung saan ito banda nakatira. Pero nung sumasakit na ang kanyang tiyan, bigla niyang naisip na parang hindi raw taga doon sa baryo namin ang matandang iyon. Maliit lang kasi ang baryo namin. At hindi naman ganun karami ang mga bahay. Kaya halos lahat ng kabaryo namin ay kilala namin. Hindi man sa pangalan lahat pero syempre, kilala namin ang mga mukha nito. Hindi rin naman makainom ng gamot ang asawa ko noon. Dahil naisip namin na baka makaapekto sa bata sa loob ng tiyan niya. Sinubukan namin yung ilalagay sa tubig yung damit at iinumin mo yung tubig dahil may nakasabi sa amin na mabisa yon sa usog. Pero wala pa rin. Kaya dinala ko na talaga ang asawa ko sa manggagamot para bumuti ang lagay niya. Pero ang sabi naman sa amin ng manggagamot, lalaking aswang daw ang nakausog. Dahil doon ay binaliwala na namin ang tungkol sa babaeng nakasabay ng asawa ko sa pila. Lumipas ang mga 2 buwan na hindi na namin nakita pang muli ang matandang babaeng yon. Lagi akong paggabi na kong umuwi dahil sa pagtatrabaho ko sa bukid. Kung minsan kasi ay pumapasok din ako na tagagapas ng palay doon sa kabilang baryo. Hanggang sa isang gabi ay nagulat ako. Pagkat may matandang babae na kausap ang asawa ko sa loob ng bahay namin. Siyempre agad akong napatanong sa asawa ko kung sino ang matanda. At kung anong sadya nito sa bahay namin. Sa pagtanong ko na yun ay parang biglang natauhan ang asawa ko. At nakakapagtaka na parang maging siya ay nagulat kung bakit nasa loob ng bahay ang matanda. Agad namang nagpaalam na umuwi ang matanda na parang nagmamadali. Ang sabi ng asawa ko, ang huling naalala daw nito ay nasa labas lang ng pinto ang matanda at nagtatanong ng direksyon. Nagpakilala itong Aling Lilian na agad namang nakilala ng asawa ko na yung matandang nakasabay na sa pila. Pero hindi raw talaga niya ito pinapasok. Kaya ganun na lang ang gulat niya nang bigla itong matauhan. May kung anong orasyong binulong ang matanda sa asawa ko. Kaya wala man lang itong maalala. Pero hindi lang yon. Ito yung mas nakakakilabot. Ilang minuto raw bago ako dumating, pumunta daw sa bahay namin ang pamangkin ko na 10 taong gulang lang ng panahong ito. Pagsilip daw nito sa bintana,
Nakita raw niya ang matandang babae na hinihilot-hilot ang tiyan ng asawa ko. Habang nakahiga naman ang asawa ko sa mahabang upuan sa sala namin. Akala raw niya nung una ay baka manghihilot pero inangat daw nito ang damit ng asawa ko. At kitang-kita mismo ng pamangkin ko na inilabas daw ng matanda ang mahaba nitong dila. At dahan-dahang dinilaan ang tiyan ng asawa ko. Na parang takam na takam raw ito. Napakahaba daw ng dila ng matanda. At kulang na lang ay buksan niya mismo ang tiyan at kunin ang sanggol sa loob. Ang asawa ko naman daw ay nakapikit lang na parang natutulog. Doon pa lang daw ay sigaw na ng sigaw ang pamangkin ko. Pero nagkataong walang tao noon sa bahay nila tatay. Na ilang metro lang naman sana sa bahay namin. Kaya tumakbo pa uwi ang pamangkin ko. Sinumbong niya yon sa nanay niya na kapatid ko. Pero ito namang kapatid ko. Natawa lang sa ekwinento ng bata. At hindi talaga ito naniwala sa anak niya. Litong-lito po ako noon at hindi ko na alam ang gagawin o paniniwalaan ko. Ang asawa ko naman ay walang kaalam-alam o maalala. Na parang naging kontrolado ang lahat ng ikinikilos nito. Nagpasya ako noon na manatili na lang sa bahay namin ng ilang araw at hindi na muna magtrabaho. Dahil ayoko lang iwan ng asawa ko. Hanggang sa isang hapon, nagkataong nandun ako nung muling nagbalik ang matanda. Halos paggabi na nun pero pumunta pa rin ito sa bahay namin. Nagulat ito nung makita ko. At nung tinanong ko kung anong sadya niya ay may usapan daw sila ng asawa ko na hihilutin niya ito. Nung tinanong ko naman ang asawa ko ay wala daw. At hindi naman talaga ako papayag kahit meron pa. Sa totoo lang ay nakakaawa ang matanda. At parang ang bait nito. Pero itinaboy ko siya at sinabing huwag na siyang bumalik doon. Nung umalis na siya ay kinuha ko ang ita ko. At pinapunta ko ang asawa ko sa bahay nila tatay. Talagang sinundan ko ang matanda kung saan ito uuwi. O baka sa kalagitnaan ng daan ay bigla itong magpalitan nyo. Lalo at madilim na. Gusto ko lang talaga noong malaman kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya. Maingat ko siyang sinundan. Hanggang sa may masukal na daan. Pero kakaiba itong maglakad. Parang malayo sa lakad niya nung pinaalis ko siya. Parang biglang hindi naman ito ganun katanda kong maglakad. Ilang sandali pa ay bigla itong nawala sa paningin ko. Napatakbo ako ng bahagya dahil akala ko ay napag-iwanan na niya ako. Pero wala talaga. Hindi ko na ito makita. Hanggang sa biglang may nagsalita sa likuran ko. Sinusundan mo ba ako, iho? Bakit ka narito at may dala ka pang itak? Bumalik ka na at bantayan mo ang asawa mo. Wika ng boses. At nung lingunin ko ay walang iba kundi ang matandang babae. Halos panawan ako ng ulirat sa labis na kaba. At hindi na ako nakagalaw. Ganon siguro kapag naunahan ka ng dungan. Nakatayo lang ako doon hanggang sa naglakad siya at lagpasan ako. At unti-unti siyang nawala sa paningin ko. Wala akong nagawa kundi tumakbo pa uwi. Akala ko noon ay tapos na. Pero tulad ng sabi nila, hindi titigil ang aswang kapag namarkahan na nila ang bibiktimahin nila. Lumipas ang mga araw at walang kahit ano pero hindi ko akalaing nung araw na ginabi ako, yun ang mismong araw na nakahanap siya ng pagkakataon. Ang sabi ng asawa ko, nung gabi raw na bigla siyang nanganak, nakaidli pa daw ito at biglang nagising na may malaking ibong kulay itim na nakahapon sa may itaas lang ng kwarto. Nakapasok ito dahil walang kisame ang bahay namin. Sinabi niya yon kay tatay at sa kapatid ko. Kaya kumuha sila ng itak pero
Agad daw na lumabas yung malaking ibon. At nagpaikot-ikot lang daw ito sa labas. Pagkatapos nun ay agad namang sumakit ang tiyan ng asawa ko. Sobrang sakit daw nun. Hanggang mangyari na nga ang lahat ng nangyari. Imbis na habulin pa ni tatay ang kulay itim na ibon, nagmadali na lang siyang tumawag ng kumadrona habang binabantayan naman ng kapatid ko ang asawa ko. At yun na nga, patay na ang bata nung isinilang siya ng asawa ko. Kahit ano pang sabihin ng iba, wala akong ibang hinala kundi aswang ang may kagagawan. Ganoon ang nangyari hanggang umabot sa pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Nawala sa akin ang anak ko. Hanggang dito na lamang po. Mag-iingat tayong lahat.